Barangay Hinebra, Jeremiah Gray, mga bro, may improvement na ang injury at Justin Brownlee, malaki ang chance. Yan mga bro, pagkatapos mang ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So madaming ang injured player ang Barangay Hinebra ngayong conference mga bro. Hindi nga nakapaglaro si Jimmy Malunso dahil kailangan pa ng confirmation kung po pwede na ba siyang paglaruin. Hindi rin naglaro ang kanilang bench player at good defender na si Aljun Mariano dahil sa injury. Speaking of injury mga bro, magandang balita nga dahil may improvement na daw ang injury ni Jeremiah Gray. Matatandaan na nagkaroon nga ng ACL injury itong si Jeremiah Gray noong PBA on tour. Binababad nga ito ng Barangay Hinebra sa kanilang mga laban upang mailabas niya ang kanyang full potential at maibalik ang kanyang dating kumpiyansa bilang paghahanda ngayong Commissioner's Cup. Kaso sa hindi inaasahan mga bro ay nagtamo ito ng injury at halos maiyak na nga itong si Jeremiah Gray sa nangyari. Pero may clips nga mga bro na nag-i-exercise na itong si Jeremiah Gray at pinapalakas niya ang kanyang paa. Malinaw nga na gumagaling na itong kanyang injury. Pero hindi pa nga sigurado mga bro kung kailan ito paglalaroin dahil kailangan pa nilang masiguro muna na 100% healthy itong si Jeremiah Gray bago isabak sa laban. Sa kabilang banda naman mga bro, Justin Brownlee, malaki ang chance. Ito nga si Justin Brownlee ay hindi nakapaglaro ngayong conference dahil sa kanyang naging issue. Wala pa namang hatol sa kanya na suspension mga bro, pero hindi nga siya pinaglaro ng Barangay Hinebra dahil sa kanyang ongoing na apila. Kailangan nga muna itong maklear bago siya makapaglaro. Pero malaki nga ang chance na maipanalo ni Justin Brownlee ang kanyang apila kung alam niya mismo sa sarili niya na wala siyang ibang iniinom kundi gamot lang sa kanyang injury. Isa pa, hindi nga sakop ng FIBA ang Asian Games mga bro, kaya malabong aabot sa 2 years ang kanyang magiging suspension tulad sa mga naunang nasabi. Pinakamataas na nga daw na suspension ni Justin Brownlee mga bro ay ang 3 months, kaya posibleng January tapos na ang kanyang suspension. Pero kung titingnan natin, wala namang formal na balita na nagsisimula na ang kanyang suspension at matatapos ng January. Kaya hindi pa talaga 100% na magiging ganyan ang senaryo mga bro. Masyadong ang iniipit ng China ang status ni Justin Brownlee upang hindi ito makapaglaro. Dahil kung matatandaan natin, pinaiyak din ito ang Bay Area Dragons noon na mayroong mga Chinese player. Kaya parang may halong galit na talaga kay Justin Brownlee ang kanilang ginawa. Kaya abangan na lang natin mga bro kung mayroon ng official statement sa kampo ni Justin Brownlee patungkol sa kanyang apila. Kayo mga bro, ano masasabi niyo tungkol dito?